Hey, what's up? Welcome to another episode of Operation Ceasefire powered by Predator. And again, ako rin kasama niyo si Kai with Nate and Cubs. Hello, hello. And ngayon, we're gonna have a topic na it's actually more relatable. Close to our hearts. Mga viewers. Ayun, oh, sure, man. Relatability. Gusto ko yan. Relevance. None of that shit. gusto ko yung something na na-experience ko rin. And, so ngayon, pag-uusapan natin. Wala man na tayo mga pro-pro ano dyan. Ngayon. Punta tayo sa pro, something pro. Na... Pro-wannabe pro dito. Feeling pro. Pero nga, ang topic natin ngayon, something na I'm sure very familiar lahat, ang ating sa kanya-kanyang pub games experience. Ooh. Or MMR grind natin. Ayun! Yun. Specific MMR grind. Matchmaking ranked. Mm-hmm. Start tayo. Anong rank mo ngayon sa Dotes? I invoke my right for silent. Hindi na ako masyadong ganyan. Huwag na natin pag-usapan pala yung mga rank natin. Huwag na natin balikan. Ano nga ba yung rank ng isang account? Ha? May account ka na Crusader yung rank eh. Hindi, ano na yun? Legend na yun. Oh, legend na yun. Legend yun. You know what? Basically, kumbaga, ano to? Pre. Pero okay lang ba? Gamitin ko yung isang account mo? Smurfing. Bannable offense. Ginagawa ng mga pro. Sige nga, magbanggit ka nga. Dota 2 Pro Tracker, look at it. Search your name. Ding! Ayaw mo magbanggit. Pero, it's not... Basta. may ano, parang gray area. Yeah. Yung rason din naman kasi kung bakit... I know. Kasi... Yung rank na nila mataas. Ang hirap mag-find yung match. Yung queue. Okay. Pero again, itong topic natin, it's not about the pros. More about ourselves and yes. other people na nag-rank dyan. Yes. So, share ko lang. Way back. Nung beta days. Well, technically, till now, beta days pa rin naman yung Dota. Pero yun nga, iba yung engine before ng Dota 2. Source 1. Yeah, Source 1. Yes, sir. Ang sarap maglaro. To be honest, kung ikukumpara ko yung ito na yung main game before, maraming lacking before. Yeah. Pero kasi nung time na yun, sobrang sarap maglaro kasi nag-work ako, 'di ba? So right after work, yung mga katrabaho ko, lalo na pag off, hindi, pag-usapan lang natin mga off days, 'di ba? Friday. Yeah. Ito ni last day ng ng week for that specific work day. Lahat kami pre-excited kami umuwi kasi maglalaro kami lahat ng Dota. Yes. Tas magme-message, syempre. Wala bang Discord noon eh. Wala bang Discord noon time na 'yon. So parang ang gamit lang namin Messenger. Messenger. May GC kami. Dota Boys, WFM, mga ganyan. Game na. Oh, tara. Dito na. Dito may beer, makuha pa ang beer. Hindi, mga ganun-ganun. Yeah. Pero ang saya. Mm-hmm. Imagine mo maglalaro kayo ng roughly ang pinakamaga na namin mga 9 eh. Then siguro yung late na 12. Matatapos kami 9 ng umaga. Yay. Alam mo yun, maski puro kayo talo, kaya puro tayo sakit ngayon. Yan. Sa computer mo yan, pare. Pero dahan sa tawa mo, mamaya may madaling ugat diyan. Pero hindi, yun nga, 'di ba? Parang iba yung feeling nun kasi hindi pa ganoon ka-toxic yung mga ano eh. Yung mga players that time. Yeah. May mga toxic pero hindi kasing toxic ngayon. Toxic fun. Yeah, parang maski yung tamang trash talkan lang, pero hindi yung toxic na talagang ayaw natin na toxicity. Totoo. Ayaw mo na maglaro, papakwit. Tsaka ito yung mga days na parang bago lang yung Dota, I mean yung Source 1. Yeah. Tapos nung dumating yung calibration nito na, angasan sa office. Kasi nung time na yun, parang pinakamataas mo yun, 4K. Yun. 4K yun, mataas. Kung 5K ka, pa-pro na yung 5K. Pa-pro na yung 5K nun eh. Pero kasi, di ba, kami casuals lang. Mm. Pero syempre, syempre, I wanna be the best. Kasi wala, mga olets to mga to eh. Shoutout sa mga tropa, alam nyo na yan. Pero... Siyempre, unang MMR. Uy, grabe si Cubs 3-8 daw. Mid player, by the way. Mid laner? Yeah. Talaga yung new blood dati. Ano ba gamit ko nun? TA? Talaga spam yung TA. Tapos yung aim of 4. Mga ganun. Ano ba? Tapos may dash sa umpisa. Ganun yung mga... Hindi, ang pangalan pang pro player. Min, ang pangalan ko hindi pro. Milp Stealer. Whoa! Sorry. Sir! Pero yun nga yung IGN ko. Conduct yourself, sir. Representing. Pero, joke lang yan. Pero yun nga, mga TA, Ember, nulubos yung Ember, talagang, pero ang saya. I mean, sobrang different nung Siguro dahil bata pa ako nun. Anong ilan taong ba ako nung lumabas yun? 2011? So that was... 19 ganun. Wish ko lang.
Siguro, basta wala pa akong 30s noong time na yun. I think, kasi 2014, 30 kung, na ako. Kung mga nasa 30 ka na nun, in fairness. Hindi, 27. Yung, mga yung reflexes mo, okay pa. Hindi, okay pa. Talagang ano, talagang okay. Doon ko na kailan. Peak of his career yan, pre. Peak of his career. Diretso pa yung daliri mo. Ngayon, pag ganun. Pero sobrang enjoyable nung ano. Sobrang enjoyable niya. Basta tuwing ano, last day, yung ano, parang weekend, talagang ganun lang ginagawa. Nagpupuyat lang kami para mag-Dota, Dota. Ang mga laro ko, sila Reggie, yung mga OM dati, sila Don. Pero, wala as the years progress. Like, ano, na-experience yung ano, yung tinatanga natin, the grind. Hindi kasi kami, nung time na yun, parang we play for fun. For fun lang. Oo, kasi hindi naman kami competitive. Mga kasama ko rin. Hindi naman kasing mga gamer talaga. Na, talaga competitive din. Kasi ako, competitive talaga ako. Right. Pero sila, parang wala, laro lang. Maski hindi marunong, hindi ganun nga. Ano, pero man, sobrang enjoyable nung ano, nung environment na yun. Kahit talo, okay lang. Okay lang. Yeah, tapos nagtatawa na lang kayo. Kasi nga, no biggie. Kasi parang, again, hindi naman sila naglalaro for high MMR. Parang kami, for fun lang. Pero nung ano, nung lumabas na yung ano, parang ako gusto kong maging competitive, kaya hindi ko na sila nakakalaro. Naghahanap na ako ng mga... Iniwan mo tropa mo. Ayun, nirendon. Ayun. Yeah, nagsabi naman, pre, ano yun, papataas sila ng MMR. Tapos pagkalaro mo sila, ayaw mag-rank. Ayaw mag-rank kasi nga... Pangit kalaro kung ganun. ayaw niya magpataas na ako. Pero anyway, sobrang enjoyable siya noong time. Pero kasi... Sabi ko, as the years progress, you're getting old. Gusto mo na lang manood. Gusto mo mag-chill. Ma'am, manood, mag-chill na lang. Chill na lang. Tamang chill na lang. Iba kasi noon sa ngayon. Kasi before, gusto mo lang, palumpalo ko. Oh, siyempre, may bago year. Oh, may bagong changes. Mga ganun, interesante. Tsaka flexan pa talaga ng rank. Oo, noong time na yun. Kaso, nakilala ko na yung iba eh. Ang tataas ng, ayoko na. Yun lang. Ayoko na. Dati diba mid? Ngayon, 5 na lang, automatic. Pag makeup. Sila Jill, yung mga babae, yung mga Dota girls, yan, sila Jill, sila Mel, yan, binubuhat ako ng mga yan nung time na yon. Ang gagaling! Walang yun. Tapos ang grabe pa mong trash talk. Sorry, pero basta. Yun lang, nalaglag pa. Di, basta solid sila. I mean, automatic, pag sila kalaro ko, 5. Pero pag yung mga friends ko, I'm the best, man. may ano talaga, may isang friend group na ikaw yung pinakamagaling. Yeah. Tapos pag lumipat ka na ibang friend group, ikaw yung pinakatanga. Ikaw yung pinakabano. Mas may mga instances pa, parang kalaro ko sila Johnny noon. Parang Lion ako, support. Impale, Earth Spike, Hex, ngayaba ko pa, right click. Tapos Finger of Death, range creep. Galing. Hanggang ngayon, pag nakikita ko si Kuya Aris, binigyan ko yung race ki. Ang hirap magkamali. Yung mga bagay na hindi na mawawala. Wala. Nandun na, nakatatak na. Maski accidental, pero... Tapos tutuksoin ka kasi matanda na yung pagpasensyaan nyo na. Mga ikaw, grind or play for fun? Nung una, play for fun talaga. Pero I think yung mentality ko din kasi, or at least yung mindset ko going into Dota dati, gusto ko talaga aralin kasi yung laro eh. So may andun pa rin talaga yung competitive spirit. Kumbaga... Pero nami-miss ko yung dati na naglalaro ako for fun. Kasi yun talaga yun eh. Iba talaga yung ano. Kumbaga mas nami-miss ko pa nga nun. Kumbaga ini-envy ko pa nga yung mga mas mababa yung rank. Kasi mas nakaka-enjoy sila eh. Parang ganun. Kumbaga. So dati kasi nung una ako naglalaro, excited talaga ako. Parang ikaw ano, excited umuwi. Nun pa nga, tinatanong ko pa nga yung parents ko, please gusto kong bumo ng PC, yun na mag-com show. Para at least sa bahay na lang ako naglalaro, imbes na nasa labas. Ayun, pumayag na naman sila eventually. So yun, kumbaga everyday, umuwi lang talaga ako para lang mag-Dota as in. Kumbaga excited ako. Pag-gising ko pa lang, parang iniisip ko na kagad yung after school. Kasi nung time na yun, nung nakakuha ko nun, beta key, yun, di ba nagkasakit ako nun. So yun, sakto, sabi ko, okay, rest time, di ba? Edi mag-Dota na lang nag-Dota. So, kumbaga, andun pa rin talaga yung isip ko na competitiveness, which is, ako, alam ko din sa sarili ko na medyo naging toxic ako dati, parang medyo sinisigawin yung mga iba, yung parang nagdadabog, yung mga ganun. Ikaw pala yun. Ganun ako dati. Ikaw pero, pala yun. Pero kasi, yung ganong isip ko kasi, mali kasi yung ginagawa ng kampi ko, kaya pinapagalitan ko sila. Parang ine-educate ko sila, which is mali, di ba? Dapat kasi, kumbaga, nasa sarili mo na lang yun na parang, kung may mali silang ginagawa, edi sila na yan eh. Kung gusto nila mag-learn, edi sige, usap tayo. Pero kung hindi. Pero mas nami-miss ko talaga yung mga times na mas bobo ako mag-Dota. Kasi nung time na yan, parang wala nang iniisip na
playing to win eh. Playing for fun talaga. Mm. So para sa akin, mas okay yung ganun. Hindi, na mindset. Hindi kasi pwede yung dalawa sabay. Yung fun, tsaka... Mahirap. No. Hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede. Akin, siguro yun yung sa akin. Kasi hati yung sa akin. Kung kayo, kung ikaw, di ba, nag-play for fun ka. Ako kasi never ako pumapasok sa isang competitive game without the idea or the parang gusto ko yung grind talaga. Maglalaro ako ng rank kasi gusto kong tumaas yung rank ko. Exactly. Maglalaro ako ng... Lalaroin ko tong game na to hindi dahil gusto ko mag-enjoy. Pero dahil gusto kong... Yeah, ganun din yung mindset gusto ko. Gusto kong bumatak sa laro na to. Pero yun nga, yun yung stressful part eh. Kasi since you're trying to grind, nagiging very passionate about the game ka. Every talo mo, mas dinidibdib. Mas mararamdaman mo kasi talaga. Ganun talaga eh. Lalo na kung ikaw yung tipong tao na parang ayaw mo natatalo, ayaw mong compete. Talagang lalabas yung toxicity. For sure. Yeah. Masasabi mo na lahat yung hindi maganda. Ako, lagi kong kinikwento sa mga tropa ko. Siguro kung pwede akong magkaroon ng superpower. Men, gusto ko yung kamay ko pwede itago sa monitor. Sampalin mo yung kalaro mong ano. Bubumong! Pero looking back at it now, alam ko mali ako. Kasi, hindi. Character development. Ganun talaga yun. Character development. Kasi, napaka-immature kasi natin dati in a sense na parang magalit over such a simple thing. Kasi at the end of the day, gaming or playing games is for fun eh. Diba? Yes, kapag yung approach mo is maging the best, iba na yun. Iba na yung usapan na yun. Kasi gusto mo maging pro player, gusto mo makapasok sa team. So, kumbaga, you're chasing a dream eh. Yung mga iba, hindi sila nag-chase ng dream. Kaya dati nung nagtatry din ako maglaro ng mga parang amateur tournaments, yung mga MPGL Class A, yung mga ganun, yung mga tournaments din sa mga comm shop. Nagtatry hard talaga ako nun. Kaya nga, very serious yung approach ko pagdating sa, ano, sa Dota nun. Pero looking back at it now, I mean, of course, I'm here where I am now because of what I did dati. Pero yung parang toxic part, parang medyo... nire-regret ko eh, na parang may mga taong medyo nasaktan ako, or... Hindi, kasi yung mga tropa din minsan kalaro mo eh, di ba? Na parang ikaw tryhard to sila, hindi. Kumbaga, dapat kasi hindi kayo nagkakalaro kung ganun yung mindset niya sa isa't isa. Pero gets ko yun eh, kasi yun nga, since pinagdaanan ko din yung ganun mismo. Ganun ako dati, ayoko natatalo. Nag-grind ako ng Dota, hindi ako umabot ng, like, immortal talaga, pero 5-4-5-5. Sobrang so, close na eh, di ba? So peak, parang 100 more ano rank. Coming from ano, nun, parang 3K lang ako dati. Grind ako, so nag-gain ka 2,000 plus MMR. Mga kalaro mo, mga immortal. Tapos parang, para sa akin, mas frustrating siya kasi parang, as nag-analyst na rin, as a Dota analyst na rin, mas frustrating maglaro kasi, kumbaga, ang taas na ng expectations mo. Yeah. Kasi syempre, tayo, pinapanood natin everyday pros eh. Parang dapat ganito yung rotation nyo, ganito yung ginagawa mo. So ako, parang tinatranslate ko siya pagdating sa laro, dapat ganito rin yung gawin nyo. Hindi mo naman pwedeng expect for na lahat ng tao ganun maglaro. So, nung eventually, ngayon, naglalaro ako for fun na lang, tapos nag-practice ako ng role na hindi ko nga nilalaro kasi offlaner ako. Yung green 9 ko na 2,000 plus MMR sa offlane yun. So, nawala na akong 2,000 MMR ulit kasi nag-mid ako sa main account ko. Nag-aaral ako. Lahat ng page ko ilang linggo lose. Actually, sabi mo nga, 'di ba? Nagka-carry, meron yung arcana ko na. Men, tawag ko sa until table demon. Wala na. Wala nang mawawala sa akin. 2600 MMR na nawala sa akin. Do your worst for I have already won. Amang te-trip ka? Mas lalo lang ako na-trip, 'di ba? Mag-queue ako mid, agawan mo ako mid. Totoo. Madali ako ko. Ganun na ako kadali kausap ngayon. Ay, support ka, gusto mo mag-carry? Throw natin 'to, madali ako. Men, kalaban mo, until double demon to. 2,000 MMR, gawin na natin 5,000, wala akong pakialam kahit pumunta ako sa pinakasulok-sulukan ng MMR health. Wala na. Kaya nga pag nakakalaro ko to, lap trip na rin yung laro eh, kasi alam ko ano eh. Alam kong the game is, you know, it's done. Ako pa, ano na ako, sobrang adlayo na nung binagsak mo. Umabot na kami sa point na sinusundan na lang namin yung nante-trip, yung una ng trip, sinusundan na lang namin pre. Para kaming trend na gumagaroon ganun sa buong mapa. Wala. Tapos yung parang nakakatawa pa kasi, gusto mo ah, nagkamali ka ng kakyo ngayon. Ako alam ko na eh, pag gano'n na yung sinabi ni ka, okay, alam ko yung trip na itong laro na ito, it's over. Kasi syempre, di ba, galing ng, okay na kami in-rate eh, galing sa mataas na rank na experience na namin. Wala na, kumbaga pa sa sarili ko, wala na akong kailangan patunayan. Ngayong nasa mga legend bracket ako, or minsan bumababa pa na parang, ano bang sunod sa legend? Archon. Di ba parang, pag kunyari doon na yung nag-aagawan ng role kasi role queue kami. Yun. Iba kasi yung toxicity per ano eh, per parang may tiring yan. May tiring yan eh. Pag mababa. Pero totoo naman. Yung mababa ano yung smurfing kasi yun. Yung next parang agawan ng role, toxic na. Hindi kasi alam so much about it, so frustrated yung sa taas naman kapag mali yung ginagawa mo, ayun nagagalit na siya. Yung mga divine level, immortal level na yan. Tapos syempre yung sa tippy top, iba na yung usapan sa pag. Yung mga tipong hard support pick AM. Carry.
tiny ako ngayon. Halika dito. Blink out ka. Bumalik ka doon. Gusto mo maglaro, di ba? Let's play. Depende lang. Yun yung literal na chamber. Parang ultimate chamber. You wanna play? Let's play. Wala ka. Hindi mo ako matatakot sa mga gaganyan mo. Pero yun nga, I guess, yung mga ganun parang, eto. Total na pag-usapan natin ganun. Makonsider mo bang toxic yun na, si, kumbaga, may roles, di ba? I'm sure lahat tayo familiar sa roles. Yeah. Sa pagdodota. Hard support mo nga, nag-pick ng carry, tapos tinapatan mo lang yung pagiging, ano niya, pagiging troll niya. Sinong mali doon? Yung nauna, yung toxic. Pero ako, tama yun, mali yung nauna. Pero, so parang ang dating, another wrong doesn't make it blah blah blah, yung ganun-ganun di ba? Hindi, ako kasi, niniwala ako, toxic yung nauna. Pero ikaw kasi, toxic ka rin. Kasi until double demon na ako. I mean, for a time, yun yung pangalan ko sa Steam, until double demon. Wala too far gone. Kung gano'n na rin naman na kasi, trip-trip na yung laro, edi sabayan mo na lang. Diba? Kaysa naman sa magpapakaseryoso ko, yung so isa natitrip din. Diba? Bilang analyst, hindi ka mag-a-adjust. Puno. Damay-damay na to, pre. Mantitrip ka, mantitrip na rin. Matatalo tayo ng masaya. Oo, kasi, syempre, siseryoso mo, magagalit ka pa sa dulo. Ano ba naman yan, di ba? Umasa ka pa, sabihin natin, kumaamba kayo ng onti, umasa ka pa, di ba? Tapos tatalo pa rin kayo. If we lose, we lose on my terms. Yes, sir. Pero, totoo naman, ginagawa ko rin naman, maski si Gabe, pagkalaro ko, nag-rank kami, di ba, sa low rank, di ba? Parang, ano Gabe? Sinimulan niya eh. Sinimulan niya eh. So okay lang, Calbs. Okay lang. Kumingin pa sa tao eh. Yun yung nakakaawa minsan. Nang troll yung support supposedly, nag-pick ng carry. Sinakyan mo. Sige, gusto mo, troll din kita. Tapos may isang very neutral na player na, guys, can we please, Can we please play? Ako dati yun. Guys, kaya pa rin natin to, guys. Yung PMA lang, pag hindi guma... Talaga? Si Lord, pahinga mo parang, Lord, bigyan mo ng sobrang habang pasensya ngayon kasi sinusubukan ako ng mga tao. Kukuha ako ng hero na, madaling mag-clear ng creep wave. Aga ako siya ng CS. Ubusin ko talaga mana ko. Pag yung tipong pag tumawag, tinawag kang kakain, hindi tayo kakain ng tiyo na lang ako. Walang kakain sa pamilya na to. Kung dating ako yun, ang gagawin ko, papahinga muna ako mga 1 hour. Anap muna ako ng pagkain. Lalaro ko. Men, yung nagpapahinga PMA pa yun. Hindi ako lalaro ko. Hindi ka totoong gamer. Yun yung dating ako. Pero anong 5? Misa 12 eh. 5, gawin nating 8. Maski 12, G lang eh. Hindi tayo matatapos dito hanggat hindi ako nagkakasakit. Nung nagpapataas kasi ako, MMR, ganun kasi ako, dapat, kung papasok man sa laro, best mentality. Best whatever! Ganun ako doon. Nung nagpapataas ako, MMR. Totoo yun. Kasi kumbaga, kung parang okay, nanalo akong dalawa, sa talo ko isa, okay, pahinga muna ako mga 15 minutes. Chill muna, lalo kung medyo toxic yung yun, pahinga muna, hanap muna akong pagkain, inom muna ako, hanap muna YouTube muna ako, tapos pagkatapos na, okay, sige, gusto ko ulit na maglaro. Kasi yun eh, kumbaga dapat, papasok ka sa game, gusto mo maglaro, hindi yung, kailangan ko kasi bawin yung MMR. Yun yung, kumbaga mental, yung seryosong part na to, kumbaga yun sa mentality na lang kapag papasok sa isang rank game. Pero syempre, kung trip-trip, edi syempre, trip-trip na lang. Ako ang pinaka-highlight ng grind ko nung dati. Yun yung time na, hindi ko alam kung pandemic yun or bago mag-pandemic. Piling ko pandemic, ay hindi. Hindi pa ata. Parang, Ano, bago mag-pandemic isang yan. Buong araw, bago 24 plus hours ako naglalaro. Standing ko 21-4. Siyempre, yun yung grind talaga. Isipin mo, i-multiply mo ilan ng MMR pag solo ka. Tapos 21-4, kasi lakas ko. Tapos yung paghigaman, ganun ka na lang. Yung pagod mo. Yung BP mo, nararamdaman mo na. Di ba, isipin kasi sabihin natin 40 minutes, 30-40 minutes isang game, di ba? Tapos sa loob ng... pero lahat naman, I think lahat naman tayo umabot sa point na parang yung ultimate grind, yung peak ng grind, na umabot talaga ng mga ganun. Umabot na ako sa ganun yung parang 18 games per day, mga ganun. Ano kasi sa inyo eh, parang recent lang, noong time kasi namin, parang iba yung grind, parang yung mga dayo. Yung sa inyo kasi, com shop eh, sa amin kasi sa bahay na. Sa bahay, kaya mo talagang gawin kasi katabi mo yung kama, kung gusto mo magpahinga, pahinga ka na. Pag mag-grind kami noon, wala talaga uyan ng bahay. Lalo na nung dumating yung point na parang... Side A, side B ka na lang. Hindi, yung... Galit na yung bantay na, pre. Alam mo ba yung side A? Alam ko yun. Ano, stockholder. Pero hindi ko ginagawa. Parang... Malutong. Umuwi naman ako, nag-umuwi kami. Lalo na umuwi ako. Paglangatin na. Yung nanay ko, hindi, literal umuwi ako madaling araw para lang maligo. Tapos magpapalit, babalik ulit sa shop. Nanay ko nagagalit. Sabi niya, ano ba yan? Sabi, ang kapal na dumuha ako kasi parang borders. Parang daw borders. Uwi lang ako, kakain, tapos maliligo, magpapalit, direct pa na naman sa shop. Kasi gusto ko gumaling nun. Kasi nga naiinis ako kasi nung...
nag-start ako mag-CS 1.3. May shop doon sa ano sa Brick Road sa Santa Lucia, pangalan Lock and Loaded. Men, dinadayo kami. Dinadayo sa gahanap si Mishima, pangalo ng player. Tama, naalala ko kasi tumatak sa akin eh. Di ba ano yan, guild din sa ano yan, sa RO yan, LNL, Lock and Loaded. Oh, may Lock and Loaded na guild. Pero, Brethren by the way. Pero, Brethren? Oh. Pero yun nga, di ba, dinadayo, naghanap ng ano. Armed and Loaded ata yung nasa isip ko. Basta anyway. Hindi, may Lock and Loaded na ano. Pero yun nga, si Mishima dadayo sa shop namin. Nagano ang kapustahan, death match, 1v1. Siyempre, sabi ko, kasi sa mga magkakaibigan barkada, ako yung magaling. Uy. Lalabanan ko ngayon, darag ako. So yung 1K, talo. Tapos babaan si Ole, 1K Ole, talo na naman. Tapos put... Sorry. Nadala na yun. Predator dapat yun. Easy. Predator. Pero siyempre, di ba nakakainis? Kasi ginagawa niya, inaaraw-araw niya na ako. Pinarm ka na. Oo, pinafarm ako. Minukbang ka. Seryoso, pinafarm. Minukbang. Pinafarm niya yung shop namin, tapos ako palagi kalaban. Exacto, eto na. Meron kasing pro... Well, nung time na yun, parang... pro level na rin. Yun nga ito si Korn, si JC. Galing siya nga ng Uncle Bob. Kakampi niya sila kay Jots. Kung kilala niyo sila kay sa Hoa. Edad man. Men, sabi sa iyo, mga legendary to, men. Si JC, si Korn kasi nag-retire na. So kasi yung dad niya, he passed away. So sabi niya, going back to the right track na rin siya mag-school. Eh kaso, sorry JC. Pero, kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, nag-ama ka na naman. Are you kidding me, bro? Like, so yun, nakilala ko. Pumunta sa shop, nakita niya ako. Sabi, gusto mo bang gumalik? Sabi ko, syempre, lahat naman sinong ayaw. Finarm ka na naman. Hindi niya ako finarm. Tinuruan niya ako. Sinama niya, sinasama niya ako sa Uncle Bob. Doon nakilala ko. Pinapractice ako sa CSCAC. Yun kasi yung mga 1v1 na, na mapa. Tapos yung pinaimportante doon sa deathmatch. Sa deathmatch kasi, kabisado nila yung spawn po, yung spawn kung saan magre-respawn. Tinuro niya sa akin yung pattern. 3 weeks, umalik si Mishima. Tinarag mo na. Siyempre, wala na. May redemption story. 183. Pero yun na. Something 183, let's go. 1.3 yun, tapos bumuna kami ng team nila, nila Korn. Kakampi ko na sila Knives. Basta, dumadayo na kami kung saan-saan. Nakilala ko si Pro, si Batang Pro sa Valorant. Basta sila Amanoma, basta yung kung nagtuloy-tuloy ka pala, baka ikaw nasa pwesto ni Jesse Bash ngayon. Hindi. Kasi yun nga, nahinto. Kasi, the law of his pero kasama pa rin namin, I mean, naglalaro kami ng ibang game, nagdodotawan kami. Kasi di ba custom map. Tapos, yun nga, ilumabas din yung, yung RO. So kami yung sa Chaos na server, yung pinakauna. Nag-beta test kami. Tapos nabuo yung Brethren. Basta tuloy-tuloy na. Hanggang saan nabuntis ko ni asawa ko, tapos ang karira. Usapang Dota lang. Usapang Dota lang, pre. Ba't naman dadami yung ano? Dadami yung mga... Pero, okay. Pero yun nga, natapos yung karira. Pero sayang, di ba? Sayang. Ito, something, feeling ko something na relatable din sa mga tao. Na-experience na ba yung parang, okay, kayo yung pinakamagaling maglaro. Ganyan. Tapos sa buong magtutropa, di ba, laro ay pub game. May isang tao na sobrang dinarag ka, na parang napaswitch game ka talaga. Na-experience niya na ba yun? Di ba may ganun? Di ba parang lakas ko? Pagdating sa larong ko. Parang tatamarin ka bigla mag-dota. Na parang pinalang niya ka ng sobra, tinanggal yung moral mo, yung dignidad mo. Parang, ala, sino ako? Ganun nga na. Ayaw mo na mag-dota ng ilang linggo. Well, pero hindi pa naman nangyayari sa akin yun. Kasi sa kasi yung mga barkada ko nung high school, lahat ng games, literal, parang ako yung talagang ahead lagi sa kanila. Maski sa fighting games. Kung naalala yung X-Men versus Street Fighter. Meron sa parang Words of Fun. Meron silang regional na na tournament. Sumali kami doon, nag-top kami. Basta parang Words of Fun talaga. Oh, kasi tagal na ng pre, parang Wala pa ako noon, pre. 1998 o 1999 yung tournament na yun. 94 ako eh. Basta sobrang basta ganun may mga competitive talaga ako pre sa mga sa mga games. Hindi dapat kasama ancient history pre. Tama lang yung scope of relatability. Tama. Pero suitable for wala tayong Gen Z, wala tayong Gen Z. Wala. Basta kung gusto mo maglaro, I mean kung gusto kong may gusto kong game, gagalingan ako. Competitive ako. Ayun, ganun na naman talaga yung ano. Basta may rival ako si Kamote, yung tawag ko sa pero ang galing din. Pero anyway, basta ako siguro eto, kung parang to conclude na lang din. Eto pagdating sa pag-grind, yung sa pagdating sa pub games in general or in any game, siguro para sa akin mas maganda na take it slow and play for fun lang talaga. For sure. Para less depends on your goal. Para sa akin, it depends on your goal. Kung gusto mo kasi talaga maging pro, di bawal kang mag-take it slow. Diba? Yun lang yung para sa akin. Tsaka kailangan mo seryosohin yung ginagawa mo rin. Pero, pag gusto mo talaga mag-pro. Yeah. Maganda kasi pag na-enjoy mo na lang yung laro
Siguro yun nga, coming from naglaro ka ng mataas na rank and then bumaba ka. Mm. Kumbaga na-experience mo best of both. Yeah. And I think at the end of the day, ako, yun nga, nadaanan ko din kasi talaga yun from bottom to top, diba? Mm. Siya medyo chill na lang. Ako, I really miss the times na hindi ako nag-worry na manalo or matalo. Mm. Yun ako, talaga yung pinaka ini-enjoy ko. Up until this day, nami-miss ko pa rin talaga. Pag gano'n ka na maglaro, wala na yun. Masaya na lang yung laro. Eh. Mm. Actually, totoo din naman. Parang pero minsan, may mga times na parang hinuhugot yung inner demon mo. Yeah. Sinusubukan ako ng taong to. Ayoko na. Nagbago na ako. Nasa Southeast Asia pa naman tayo. Ganun talaga eh. No? Parang may bumubulong sa'yo, patula mo. Labas mo. Pakita mo kung sino ka. Yung may anghel tsaka demonyo. Naalala mo nung may dinamay kang ano? Ipakita mo kung sino ka. Naalala mo tong linya na to. Tu. Iba na yung ano, iba na yung bumubulong sa'yo. Nakahirap na. Yeah. Buti nga ngayon, online na lang Dota 2. Pero kung isipin ko, college days na magkakashop pa yan. Yeah. Panay suntusan siguro sa labas. Ano eh, na-experience ko sa shop ni Ewe sa Karangalan. Mm. Kasi may shop yun, pangalan, Nyx. Nyx, Nyx. Ganun doon, pag tournament niya, eh, pag nagpapa-tournament, hindi naman away, parang talagang literal, sigawan, tash tokan. Pag tournament, nanonood kasi ako eh. Mm. Minsan gusto niyo pakaskaso ang problema. Hindi nga ganun ka-reliable yung internet before. Pero, anyway, ikaw, may ano ka pa? May habol ka pa? Tama na. Sobrang just have fun, guys. Just have fun. Parang ano na lang kayo. Not unless gusto maging pro. Kung gusto mo maging pro, no fun talaga. Enjoy nyo na lang yung laro. Pero Enjoy nyo na lang yung laro, guys. That's gonna be it for this episode. Again, ako si Kai, kasama ako si Calbs and si Nate. This is Operation Ceasefire powered by Predator. Thank you for watching, guys. See you on the next one. Juice!